Hi, hello, hello mga kabarangay. Time check tayo. It's 8 AM in the morning. Papunta ako ng grocery store. Mamimili ko ng gagamitin ko bukas na pang pansit. Dadalhin ko bukas sa store. Wala kaming pasok. So, lahat ko ng papasok maglilinis. So, pinaramis ko sa mga co-workers ko na pagluluto ko sila ng special pansit. Okay? Alis na ako. Then mamaya, papakita ko sa inyo yung ano, pag nag-grocery na ako. Kami dito sa Walmart, papunta naman kami ng superstore para doon bumili ng mga gulay. Dito kasi sobrang mahal. Okay, bye muna guys. Hi mga kabarangay. Kagagaling ko lang sa work. Nakapahinga ng konti. Then, start ko ng gawin ngayon yung egg tart. Okay, pakita ko sa inyo pamaya-maya kung paano at kung ano yung mga gagamitin. Okay mga barangay, ito yung gagamitin natin mga ingredients. So, gagamit tayo ng 6 eggs. Ebop milk. Condensed milk. Gagamit din tayo ng vanilla extract, purple yam or ubi halaya, then gagamit din ako ng makapuno. Then kanina sinimulan ko na, andito na yung dough natin, then nilagay ko na yung ubi halaya dun sa ilalim. Yan. So una nyong gagawin, pagsasamahin nyo lang yung evaporated milk tsaka condensed milk dito sa bowl. Then sineperate ko na din yung egg. Dito yung yellow egg, tapos dito yung white. So sineperate ko na. Hindi natin gagamitin tong white egg. So ito lang yung gagamitin natin. So hahaluin ko lang to. Then mamaya ipapakita ko sa inyo yung susunod.
Wait, hirin lang natin yung condensed milk, evaporated milk, saka yung 6 egg yolks. Then habang minimix natin, pwede natin ihalo yung, siguro gagamit lang tayo ng mga 3 spoon of sugar. Then mix together. Okay, then lagyan na natin ng konting vanilla extract. Yan, tama na yan. Konti lang. Then, haluin lang natin to. Then, after that, pwede natin ilagay dun sa dough. Okay. So, mga kabarangay, tapos ko na siyang i-mix. Mabuti. So, ang gagawin lang natin, sasalain lang natin siya bago natin ilagay dito sa dough. Para hindi sumama yung mga ganito, oh, yung mga matitigas nyo sa itlog. Okay? So ngayon, pag nasalaan nyo na, start nyo nang ilagay dito. So, nag-start lang ako kanina, nilagay ko na dito. 6 na lang yung natitira. So, ganito lang. Kutsara lang ako ng konti. Then, lagay nyo sa ibabaw. Dahan-dahan lang para hindi man o sumablay. Okay. So, last one. Oh, ito parang konti pa. Okay. So siguro yung natira na ito, wala na kasi akong dough. Gagawin ko na lang itong lechon plan para kay Russell. So pinreheat ko na yung oven ng 300. Then inilagay ko siya sa bake. Okay. So, pasok na natin, guys. Okay. So, pag-ano lang tayo ng 10 minutes. Okay, start. Okay, guys. Okay na. Patay na natin yung oven. Check natin. Stop. Wow. Perfect. Yan na mga kabarangay. Tapos na ang ating egg pie. Ay, di pala. Egg tart pala. Okay. So mamaya, ipapakita ko sa inyo pag medyo malamig na. Lalagyan ko lang siya ng makapuno sa ibabaw. Okay. Hi guys, good morning. Today is Sunday and time check tayo, it's 11:30. So, meron na lang akong isang oras na time para i-prep at ilutuin yung pansit. So, tinulungan na rin ako ni Lucille kung paano kung maghiwa-hiwa. Okay? So, papakita ko sa inyo yung mga ingredients. Okay, so mga kabarangay, andito na yung ating mga kakailanganin sa pagluluto ng special pansit ko. So, siyempre, chicken. So, ang ginamit ko dito, thigh part ng chicken. Wala kasi akong makita ng chicken breast. So, gagamit din tayo ng pansit canton, noodles, vermicelli, gamit din tayo ng beans, onions, repolyo, carrots,
celery, and sayote. Gamit din tayo ng lemon, garlic, salt and pepper, and soy sauce. So, yung pansit kantong pansit ko, ewan ko, kaya ako sinabing special, sometimes sinasamahan ko ng pansit canton. Okay? Okay guys, so start na tayo. Okay, so mga kabarangay, start na tayo magluto. Tinainit ko na itong ating pan. Naglagay na rin ako ng oil. So, lagyan natin yung ating bawang. Medyo damihan natin yung bawang. Sarap kasi pag maraming bawang. Okay, hintayin lang natin yung golden brown. So, chopped garlic naman yan, kaya magaling mga golden brown. Sulitin natin yung ating onions. Okay, so antayin lang natin itong mag-golden brown. Okay, so medyo golden brown na. So mag-add ako ng pepper. Gusto ko kasi pag nagigisa ako, sinasabay ko yung pepper sa pag-isa. Para mas mabango yung nilulog ko. Okay, sulutan natin yung chicken. So yung chicken, ilaga ko na to. Kaya ko hinimay-himay na lang. Dagdag tayo ng pepper. Okay, so mga kabalanggay, sunod na natin yung ating beans. Yung ating sayote. So, unahin lang natin yung mga gulay na medyo may katigasan ng konti. Okay, mga kabarangay, medyo lambot na siya. Tignan natin yung carrot saka celery. Ngayon, sunod na natin yung ating repolyo. Unti-unti lang yung gawin natin sa repolyo para yun kasi yung ano natin eh, wala tayong ano eh. Kawali na medyo malaki-laki. Dito doon sa Pilipinas, may mga talyasi. Ilagyan lang natin ng konting sabaw yung pinaglagaan natin ng chicken kanina. Okay.
sa mga kabarangay, ano na to? Tapos na, turn up na natin yung heat. Set aside lang natin, then yung ano naman, noodles, okay? Kabarangay, start na natin lutuin yung noodles, okay? So itong kumukulong tubig na to, ito yung chicken stock na pinaglagaan ko nung ginamit kong manok. So nintay lang natin kumulo. Then, lagay ako ng sibuyas. Then, unahin natin yung pansit canton. Okay, gagamit ako ng tatlong tubig ng pansit canton. Antayin lang natin maluto itong noodles na to kasi medyo matigas to eh. Then naglagay na rin ako ng soy sauce. Yung konti lang soy sauce na ginagamit ko. Pepper. Lagay rin ako ng konting salt. Okay, antayin lang natin itong maluto. So, depende sa inyo guys kung gusto nyong lagyan ng pansit canton. Ako kasi na ano ko na ano eh. Nahiligan ko na maglagay na to. So, tatlo yung noodles na ginagamit ko pag magluluto ako ng pansit. Yung noodles ng pansit canton. Yung vermicelli ba yun? Okay, so medyo malambot na to. Pwede natin ilagay ang ating Wala, dami yata. Ating pansit canton noodles. Okay mga kabarangay, andito na tapos na namin i-prep. So tinulungan ako ni Mama, ni Nicole at saka ni Russell. So ito yung ginawa kong tart. Nilagyan na rin ng konting design ni Nicole sa ibabaw ng makapuno. Then bumili rin ako kanina ng 1,000 top donuts sa Tim Hortons. Then ito na yung ginawa kong pansit. So, lagyan lang natin ng konting garlic sa ibabaw. Then, itong green onion na to. Tanim ko to. Kinuha lang dyan sa likod bahay namin. Yan na. So, kain na sila na ang bahala sa hugasin. Tambak yung hugasin. Nakita nyo naman. So, yan. Ready na ako. Pumunta na ako sa work. Sana magustuhan to ng mga co-workers ko. Hardworking naman sila kaya ano nila to. Kaya worth it na ipagluto ko sila ng special pansit canton ko. Pansit
tatlong uri ng noodles ang ginamit ko. Okay? So, alis na ako, babay na. Maulit muna.